Taong 2014 ang ipatawag ng nooy mayor ng Davao City na si Rodrigo Roa Duterte ang boksingerong si Rey LORETO sa isang courtesy call para bigyang pugay ang binigay nitong karangalan di lang sa kanilang syudad kundi sa buong bansa ng Pilipinas nang matagumpay nitong masungkit ang bakanteng IBO World Light Flyweight title noong February 1, 2014. Isang lehitimong underdog ang ating kababayan sa pambato ng South Africa na si Commissary JOYI. Kaya naman ginulat ng Pinoy ang mga banyagang tagapanood nang ma-upset nito ang nasabing Aprikano na ginanap sa Monte Carlo, Monaco. At sa kanilang laging bakbakan ay wala nang inaksaya ng panahon ang ating pambato at umatake ng umatake hanggang sa muntikan niya pang mapatumba sa round 2 ang nasabing Aprikano. As we go into round number 2 for this vacant title, two southpaws, Loreto from the Philippines, Joey from South Africa. Boxing as he kept him going to the gym, tearing someone's bag, and then they said, okay, you're going to fight Amateur. Up and down, that's exactly what he did. That's it. Oh, the start by the right hand. At sa pagpasok ng round 3 ay dito na ginulat ng ating pambato ang mga tagapanood ng Monte Carlo, Monaco. Mr. does not have his legs back. It's gonna be seen in this, the third round. Loreto still piling on the pressure. Joey trying to establish the left jab. Joey is also quite a decent puncher too. And he's dropped his guards. His corner told him repeatedly to keep his guards up. Makalipas lamang isang taon ay muling nagharap ang dalawa. Ngunit sa pagkakataong ito ay si Rey LORETO lumipad sa teritoryo ng Aprikano para kanyang depensahan ang titulong kanyang nasungkit sa kanilang unang salpukan. Buwan ng Marso taong 2015 na itakda ang kanilang rematch at kagaya ng naunang laban ay ganun pa rin ka-agresibo ang ating pambato. Ngunit bago natin simulan ito ay kung maaari sana, paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa panahong ito may tanga ng ating pambato na kartadang 17 wins, 13 talo at 9 na knockouts. Habang ang hometown boxer ay may 24 wins, 17 knockouts at 2 talo lamang. Kaya naman kumpiyansa ang mga kababayan nito na nakachamba lamang ang Pinoy sa kanilang unang pagkaharap. Lalo na ngayong balwarte pa nila ginanap ang nasabing salpukan. Pagbukas pa lamang ng unang rounds ay hindi na kagad pinaporma ng ating pambato ang hometown boxer at dito ay napatumba niya kagad ang kanyang katunggali ilang minuto pa lamang nagsisimula ang round number 1.
Ngunit sa pagbangon ni JOYI ay hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon ng ating kababayan na makakabawi. Inararo ng inararo at patuloy na kumokonekta ang mga suntok na siyang naging dahilan na ihinto ng maaga ang referee ang nasabing laban. Tila dismayado ang kanilang pambato, lalong-lalo na ang kanilang mga kababayan dahil sa mismong balwarte pa nila ginanap ang nasabing laban na kanilang inaasahan na magwawagi ang kanilang pambato. Bagamat nagtagumpay ang ating kababayan sa kanyang pagdepensa sa titulo, talo naman ito pagdating sa kanyang premyo dahil hindi umano na ibigay ang kanyang karampatang bayad para sa nasabing laban na nagkakahalaga ng $42,000. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa isyu ng bayaran ay maaaring bisitahin ang link sa description. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paka-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito, ipaki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.